Yo! What's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyo lahat. Siyempre, nandito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back to my channel. Siyempre, nandito po tayo muli para magbigay ng konting silip, giya at race analysis sa karera. Pero siyempre, bago tayo magsimula sa ating video, make sure na dapat naka-like na po tayo, naka-subscribe. At siyempre, na-share na rin po natin itong ating video na to para po updated tayo sa mga susunod ko pang upload na video. Gaya ng nabanggit ko kayo na, meron tayo ulit konting silip, giya at race analysis sa karera ngayong araw po ng Thursday, June 23, 2022. At ang karera naman po natin ay lalargahan dito po sa Santa Ana Park, Naic, Cavite. Meron lamang po sila inihandang 6 races na magsisimula po sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Medyo konti lang po nagpadeklara. Tingin ko talagang inihahanda ito sa Friday. At I hope sana maaprubahan yung ating registration para dun sa libreng bus ng Carmona, para po makapunta po ulit ako ng Carmona, makapasyal po ulit sa Carmona. Sana naantay ko lang po yung text nung sa pamunuan nila. Sana maaprubahan po yung aking text para po makapasyal po ulit, makapanood po sa Grand Copa de Manila ngayong Friday po, June 24. At yon mga bayang karalista, syempre hindi ko na rin papatagal na pa yung ating mga silip at giya ngayong araw po ng Webes. Pupuntahan na rin po natin agad dyan matapos lamang itong ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo Cubs! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At yun, gaya nga po ng sabi ko sa ating intro kanina, ay meron lamang tayong 6 na karera ngayong araw ng Webes. At ang lahat po ng distansya natin is 1300 meters mga bayang karera. Medyo manipis yung lineup pero walang posible, pwede magkadihaduhan. At meron lamang tayo ditong pick 6 event, pick 5 at pick 4 event na sana po'y makatulong sa inyong pananay. Alam nyo na medyo mahirap yung karera natin sa Santa Ana. Last time nanalo, Black Magic Woman, diba? Nagpadihado po ng mga exotic bets nila. Talagang isang dihado lang yung lumusot. Talagang bagsak po lahat yung mga exotic bets. Kaya I hope sana makadihado tayo ngayong araw ng Webes. Bagamat medyo kokonti lang itong ating karera. At ito, sisimulan ko na agad yung ating mga giya mga bayang karisa. Wala nang patumpit-tumpit pa syempre. Good luck po sa inyong lahat. Happy racing po. Then, start na po tayo. Race number 1. Start ito ng ating pick 6 event. At isa itong Pilracom rating base class 4. 16 to 21 split and 22 to 27 merge po. Dalawang grupo po yung pinagsama dito sa ating race number 1 na to. At meron po tayo ditong 8 runners but 7 in betting number lamang. Dito po, first choice ko. Last time medyo maganda yung tinakbo. Medyo cambio hineti lang po ngayon. Numero 4, quick back. JB Guerra po ang rerenda. Last run meron tong 122 flat na segunda to sa rating base 22-27 ng June 2 doon po sa karera nila, high quality from Jomer Estorque. This time JB Guerra po ang rerenda para dito sa ating numero 4 na si quick back. Second choice ko po mga bayang karisa to, medyo tingko ayalan na yamad nito kabayda pero siya na naman yung yamad sa Katie. Itong numero 8 natin na si Shine RM Adona po yung rerenda this time. Ito tingin ko nanalo po ata ito last time, parang nanalo to last time, tinalo po nito sila Sinag kung di ako nagkakamali. Pero meron tong 122.4 dumating tong tercera sa rating base 1621 ng June 2 din po. Doon naman po sa karera nila Big Hook from Rico Cambasuson. This time is RM Adona po ulit, second time around asakya ni RM Adona itong numero 8 natin na si Shine. Isinasama kong third choice ito, baka makadihado, nagbabalik pista to pag napansin ko to, magpapahinga lang tapos pag bumalik minsan nananalo ng dihado. Itong ating numero 3 na si Aim 31, Jomer Estorque po yung rerenda. Last run meron tong 124.4 dumating tong pang 8 sa isang rating base 1621 nung April 16 doon po sa karera nila Fire Council from P.O. Repe. This time Jomer Estorque po ang rerenda para dito sa ating numero 3 na si Aim 31. Race number 1 po, first choice ko po ulit, numero 4, quick back. Second choice po, numero 8, shine. At third choice po, numero 3, aim 31. Good luck po. At lipat na po tayo sa ating race number 2, mga bayang karalisa. Start naman ito ng ating pick 5 event. At isa naman itong Pilracom rating base class 3. 34 to 39, 40 to 46 merge race. At meron tayong 5 kalahok lamang na maglalaban-laban. Dito first choice ko, Giant Killer. Pag magaling yung kalaban, magaling din siya. Wag na wag nilang bibigyan ng unahan. Talagang tatapos to. Numero 2, Lady of Peace.
hindi ka manyero yung re-renta, medyo padihado tayo sa inete pa. Ito, meron tong 121.2 kung saan nanalo to noon. Sa rating base 2833 nung April 21 kung saan tinalo po niya doon sila High Quality. From Rico Camba Susan, this time hindi ka manyero ang re-renta para dito sa ating numero 2 na si Lady of Peace. Second choice ko yung horse to be dito na sa karera na to, bayang karisa tong numero 4 natin na si Lava Walker. P.O. Repe yung re-renta, medyo may kabigatan lang po yung peso, 57 po ang kanyang dala, pero meron po tong best time na 119.6 dumating tong tarsera. Sa rating base 34 to 46 noong May 27, doon po sa karera nila Secret Romance. From Lester De Jesus, this time P.O. Repe ang re-renta pa rin sa ating numero 4 na si Lava Walker. Race number 2 po, first choice ko po ulit, numero 2, Lady of Peace. Second choice, numero 4, Lava Walker. Good luck po. At narito na po tayo sa ating race number 3, mga bayang karerista. I-start naman po ng pick 4 event natin. At isa ito ang Pilra Com Rating Base Class 5. 11 to 15 split bracket at meron tayong 7 runners na maglalaban-laban. Dito mga bayang karerista, medyo dihado pa yung pili ko. Itong numero 2 natin na si Iron Hook. Lester De Jesus po ang re-renda this time. Ito po, meron tong 122.6 na segunda to. Sa rating base 1621 noong April 21, doon po sa karera nila Jersey Crown. From si Espare Jr., this time Lester De Jesus na po ang re-renda para dito sa ating speed horse na numero 2 na si Iron Hook. Second choice ko to, makasalida lang ng maayos kasi minsan naninikit sa aparato talaga to. Pag naiiwan kasi to, minsan humahangos na, kaya minsan kaya ang kinakatalon to yung kinakapos na ng remate. Itong ating numero 6 na si Arrows Up. Danny Boy Lazaro Camanyero re-renda. Ito naman po may 122.8. Dumating tong pang-anim. Sa rating base 1621 noong April 16 naman po, doon po sa karera nila Fire Council. From AR Villegas, this time Danny Boy Lazaro Camanyero ang re-renda pa dito sa ating numero 6 na si Arrows Up. Sinasama kong third choice yung galing sa panalo last time, medyo umakit lamang to ng grupo pero galing naman to sa mataas na grupo talaga, tong ating numero 7 na si Melodies Diamond. Rico Camba Susan yung re-renda. Ito naman may 123 flat, nanalo to. Sa rating base 6 and 10, dalawang umakit siya ng isang grupo dito sa karera na to. Nung May 22, doon po sa karera nila Ultimate Royal. Si Ultimate Royal po yung tinalo niya nun. Medyo umento kasi siya nung karera na yun. Parang nayamado pa po ata siya. From Jomer Estorque, this time Rico Camba Susan po ang re-renda para dito sa ating numero 7 na si Melodies Diamond. Race number 3, first choice ko po ulit, speed horse numero 2, Iron Hook. Second choice, wag lang maiwan sa aparato, tingin ko makakasalida lang ng maayos, may kalalagyan sila at mapapalaban ng pera natin. Numero 6, Arrows Up. At third choice po, yung numero 7 na si Melodies Diamond. Good luck po. At lipat na po tayo sa ating race number 4, mga bayang karerista. Isa naman itong 3-year-old and above maiden race at meron tayong 5 kalahok lamang. Ito, kung may pangdagdag, pwede nyo na itong all-in kasi itong 5 na ito, talagang mga tagupa yung preba, talagang pwede may mga dihadong lumusot dito. First choice ko, numero 2, Loyal Pal. Danny Boy Lazaro yung kamanyero ang re-renda ulit. This time, medyo maganda yung tinakbo nito last time. Nasegunda to, kung di ako nagkakamali, kay Truthmaker. Meron tong 122.2 sa isang 3-year-old maiden na rin noong June 2. Same rider pa rin po tayo, Danny Boy Camanyero ang re-renda para dito sa ating numero 2 na si Loyal Pal. Second choice ko to, mga bayang karista to, Yamado to nung karera pero this time wala sa KT. Itong nating numero 3 na imported horse, Phoenix Rising. JM Estorque yung re-renda, baka pinadidihado lamang to. This time wala sa KT, walang star. Baka ito makachempo na ng tamang dihado to. Last run dumating lamang ito ng panglima doon sa karera nila Truthmaker at nagtala po ito ng 128.8 sa isang 1300 meters from Jim El Ciego. This time JM Estorque po ang re-renda pa dito sa ating numero 3 na si Phoenix Rising. Race number 4 po, first choice ko po ulit, numero 2, Loyal Pal. Second choice, numero 3, Phoenix Rising. Good luck po. At narito na tayo sa ating penultimate race ngayong araw ng Webis, race number 5. Isa naman itong Pilra Com Rating Base, class 5, 5 points. Ito, meron tayong 7 runners sa talagang panguwarin lahat. Walang pang iwan, alam nyo naman ang 5 points, talagang mahiwagang karera din talaga ito. Tsaka kung mapapansin nyo, sila-sila pa rin yung magkakalaban, baka iba lang po yung manalo. First choice ko, numero 2, Wild Pine. RJ Citabor yung re-renda. Ito naman may 125 flat. Dumating tong pang-apat, same rating base na din. Noong April 21, doon po sa karera nila Savage Love.
From Jim El Ciego, this time RJ C. Tabor ang rerenda para dito sa ating numero 2 na si Wild Pine. Second choice ko to, medyo mabigat talaga yung peso kasi timbang ng timbang to palagi itong ating numero 5 na si Jensen Special. Ronald Canlas Baldonido yung rerenda, 57 po ang kanyang peso. To always in the money kasi to, kaya talagang hindi gumagaang yung peso niya. Meron lamang itong 126 flat na segunda to. Same rating base noong June 2, doon po sa karera nila, Happy Man. Same rider pa rin po tayo, RC Baldonido, para dito sa ating numero 5 na si Jensen Special. Isinasama kong third choice ito, maganda na sumalida ito, medyo nagamayan na ng konti ni Lester ito. Baka ito, baka ito na yung hinahanap niyang tiyempo na makadihado siya. Itong ating numero 6 na si Cannonball. LF Desos yung rerenda. Kung titingin kayo sa programa, siya yung medyo nakakaangat ng konti sa preba. Meron itong 122.8 na segunda ito. Sa isang rating base 5, noong May 27, doon po sa karera nila si Kretong. Malupit, last race po ata yung kung hindi ako nagkakamali. Same rider pa rin po tayo, Lester Desus, para dito sa ating numero 6 na si Cannonball. Race number 5, kung may porsonada pa po kayo na pupusuan, dagdag na lamang po tayo dahil lowest group po ito. At penultimate race, first choice ko po ulit, numero 2, Wild Pine. Second choice, numero 5, Jensen Special. At third choice po yung numero 6 na si Cannonball. Good luck po. At narito na tayo sa ating huling karera, mga bayang karisa, para tingnan ang ating pick 6, pick 5, pick 4, maging ating last DD1 event. At isa itong field accumulating base class 5 din, pero umakit lamang na isang grupo, 6 and 10 split bracket. At meron po tayo ditong 10 runners but 8 in betting number, mga bayang karisa, dal-dalaway ating couple entry. First choice ko, always ko tinitip sa inyo, this time wag lang mapapaaga ng bito, baka makachamba na. Numero 7, Speedy We Go. RM Adona yung rerenda, medyo last time, medyo buhay na si RM Adona dito sa Naik, hindi ko nagkakamali, nakatatlong panalo si RM Adona, yung isa, Dihado, Black Magic Woman. Ito, meron tong 125.2 last time, dumating tong pang-apat, mga bayang karisa, doon sa rating B6 and 10 po, nung June 2, doon po sa karera nila Ultimate Royal. Same rider pa rin po tayo, RM Adona, para dito sa ating numero 7 na si Speedy We Go. Second choice ko, tingin ko mabigat na kalaban nila itong mayayamado dito sa karera ito. Isang dilematis ang dibandera itong ating 8 and 8A, Lady Goldie with RC Susan, and 8A, Red Hawk with Lester Desus. Lady Goldie galing sa pahinga ito, mga ilang linggo rin na pahinga. Samantala itong Red Hawk ay meron itong 124 flat na segunda to. Same rating base po noong June 2 doon nga po sa karera nila Ultimate Royal. Same rider pa rin po tayo, Lester Desus, para dito sa ating numero 8A na si Red Hawk. Ito naman si Lady Goldie, parang di rin mati ito kung hindi ko nagkakamali. Masama lang din sumalida ito, pero kung makakasalida ng maayos, medyo mababa na rin po sa laban. Tingin ko, pwedeng makaagapa ito sa kanyang couple entry. Isinasama kong third choice ito, magandang long shot natin ngayong araw ng Miyerkules. Best long shot ko po, numero 4, Kin Alicia. NJ Esteban po ang rerenda this time. Ito naman po, meron tong 125 flat, dumating tong pang-apat sa rating B6 and 10 noong June 2 rin. Doon po sa karera nila Black Magic Woman. From Jomer Estorque, susubukan ng renda kay NJ Esteban para dito sa ating best long shot na numero 4 na si Kin Alicia. Race number 6 po, para tingnan po, last and final race natin. First choice ko po ulit, numero 7, Speedy We Go. Second choice, 8 and 8A, Lady Goldie and Red Hawk. At third choice po, best long shot numero 4, Kin Alicia. Good luck po. At yun, mga bayang kalorista, at ang ating mga kayokab, sa tapos na naman po itong ating konting silip at giya at race analysis sa karera ngayong araw ng Webes. At sana po yung makatulong sa inyo at magiging guide sa inyong pananaya. Siyempre, always ko nga pong pinapaalala sa inyo palagi na ito'y sariling aral ko lamang, kuro-kuro or opinion sa karera. Pagdating po ng tayaan sa takilya, mga bayang kalorista, siyempre, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po and happy racing po sa inyong lahat. Meron pa tayong tatlong racing days, Friday, Saturday, and Sunday. Saturday and Sunday, Metro Turf Malbar, Batangas. At yung ating Friday ay yung Grand Copa de Manila Stakes Race na gaganapin sa Carmona, Cavite. Medyo maganda yung mga lineup dun. Talagang masusubok na sila Sudden Impact. Makita nyo naman yung lineup yung Sudden Impact. Medyo magagaling din yung kalaban niya. Nandun si Work Bell, si Super Ninja na undefeated pa rin hanggang ngayon. Talagang mananaig nga ba siya dahil makakalaban na niya yung veteranong si Righteous Ruby. At saka yung mga iba pang stakes race natin doon sa karera na yun. Sigurado ako malamang madihadong karera po. Kasi naririnig ko po minsan sa mga
usapan ng mga matatanda sa karerahan dati na pag ang Grand Copa di Manila daw po ang karera ay talagang madihado yung karera. At sana nga po madihado at mapasama tayo sa mga dihado na yun, mga bayang karerista. At yun, maraming salamat po muli sa pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Lalo na sa mga nanonood sa oras na ito, maraming salamat po sa inyo. At yung inapaalala ko po, yung mga bayang karerista natin na nanonood sa live stream, hindi po tayo yung nagtitip sa live stream. Nang gagaya lang po ng pangalan nyo ng aking account para po syempre magalit yung ibang mga bayang karerista natin. Kagaya nung nakaraan, may nanggagaya ng account ni Ato Budoy, kaibigan ko si Ato Budoy, na sabi dun sa comment, patay na daw po si MasterLekym, pero hindi po yun totoo, syempre. Kaya wag po kayo maniniwala dun sa mga dami account po na nagtitip po sa live stream, kasi po kaming mga nagbibigay po ng giya, madalang po kaming manood sa live stream at hindi po rin po kami nagbibigay ng giya sa live stream, kasi mas marami na din po nagbibigay ng mga info din po dun sa live stream, makikihalo pa po ba kami, alam niyo naman po yung live stream, minsan talagang marami talagang mga ano. Kaya pagpasensya nyo na po mga bayang karerista kung minsan naluluwang po kayo, pero pinapangako ko po sa inyo na hindi po ako talaga yung nagtitip sa live stream na yon. Kung ano po yung tinip ko sa aking YouTube video ngayon, kahit magtip ako sa live stream, yun pa rin po yung sasabihin ko. Hindi ko po kayo luluwangin kasi ito yung sariling opinion ko lamang, wala pong halong balita to sa loob ng karerahan. Yun po, maraming salamat po muli sa inyong pangunawa mga bayang karerista at ang ating mga kayo, Cubs. At syempre, bago ako matapos sa ating video, paparaanin ko lang itong ating konting mga shoutout sa ating mga bayang karerista na nakatutok at nakasuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Unahin ko na si Sir Jericho Namba, Sir Jack Bintan, Kagawa Chong Hoxon, Sir Alvin De Leon, Sir Bobby Salsos, Sir Edgardo Ramos, Sir Yulito Ereño Jr., Sir Ricardo Galang, Sir Raven Herrera, Sir Renato Casinto, and Sir Alfonso Jurado Jr. Shoutout po sa inyo. Shoutout ko din po si Sir Larry Galgana, kay Apelion Bretena or JM Bretena, kay Bro Miguel Mananquil. Shoutout din kay Sir Alfredo Braga from Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Ito yung mga bayang karerista natin na always nakatutok from the other country. Siyempre, nakakarating na ng iba-ibang bansa ang ating lingkod na si MasterLekym. Napapanood na po tayo. Kaya maraming salamat po sa suporta. Kay Sir Ricky Rodelas and Sir Edward Soncel Rojas from Taiwan. Shoutout po yan. Mga always present sa ating giya. Si Sir Christian Tison from Kuwait. Shoutout po sa inyo. Kay RJC Channel from Brunei, Ronaldo Castillo from Montreal, Quebec, Canada. At greet ko din po ng shoutout Sir Darwin Bernadette Carpio. At yun po mga bayang karerista, maraming salamat po muli sa pagtutok at pagbisita muli dito sa ating YouTube channel. Tawag dito, kung may mga gusto po kayong pag-greet at pa-shoutout, comment nyo lang po sa comment section nitong video na to, or comment ko po kayo sa Facebook or Messenger, pwede nyo po akong direct PM na lang po para po mailista ko yung inyong mga pag-greet at pa-shoutout. Yun lang po, hanggang dito na lang po muli. Magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod kong upload na video mga bayang karerista. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, MasterLekym, na always nagsasabi at nagpapaalala na ang karera po, siyempre, libangan lang at tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas, pero pag pinagbigyan tayo siyempre ng nasa itaas, huwag po nating kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat mga bayang karerista. Medyo mixing ating karera ngayong Webes. Sigurado naman ako, action pa king darating nating Friday, Saturday, and Sunday. Kaya talagang sana makauna tayo ngayong araw ng Webes mga bayang karerista. At sa mga pupunta po ng OTB natin, ingat po tayo palagi. Panataliin pa rin po natin yung ating social distancing, face mask, at yung alcohol para po syempre magtuloy-tuloy lamang itong ating paboritong libangan. At syempre para na din po everybody happy. Yun lang po, God bless po sa inyo lahat mga bayang karerista. Muli po, nagpapasalamat ako sa mga bayang karerista natin, lalo na po sa mga solid nating mga ka-yo-cubs.